Sa kasalukuyan, kamusta kay Martians Day? Testing natin tong microphone na to, magbe-mini ultimate podcast tayo. Mini lang naman, testing lang naman. So, pag-usapan natin ang TF ng isang videographer. Ano nga ba ang TF ng isang videographer dito sa Pilipinas? Para usahin mga kaibigan, ito yung mga personal na experience ko na i-share ko sa inyo. Na para, pwede ko siyang i-categorize sa 3 levels. Nung nag-umpisa ho ako, camera pa lang, camera tripod, tsaka dalawang lens. Ang nagiging TF ko noon is around 1.5 to 4.5. Bihira na yung 4.5, malaki na yung 3.5 or 2.5 para sa akin noon. Ganun siya nag-start. Yung first level, unless sobrang galing mo na nagsimula ka na, mala Brandon Lee or mala Danny Gewirtz or Daniel Schaefer ka na agad nung una kang beses na nagka-camera. Ngayon this year, nung 2020 or 2022, medyo mas magaganda na yung camera na lumalabas. So I think that's the second tier that I came from. Nung nag-switch na ako from Canon to Sony, nag-Sony A64 ako. Meron ako nun Sony A64, Sigma 16mm, tas may gimbal. Ang naging TF ko na from that time, nung 2021 ata, to 20, or 2020, ang naging TF ko na nun per day is 5K. Per shoot lang yun, walang edit. Pero dati, naalala ko pa nung baguhan pa ako nun, nung Sony rin baguhan pa, walang edit. Minsan, hati pa kami ng best friend ko sa 5K. Kilala niyo kung sino best friend ko. Hati pa kami sa 5K, tig 2.5 kami. Or kung siya mag-edit 3K sa kanya, kung ako shoot lang 2K sa akin, mga ganun. Yun, para sa akin, a requirement to step up from the TF na, sabi natin, 4.5, ganun. Kasi, ito, I'm not being specific with what industry. Kasi alam kong sa iba-ibang, may iba-ibang industry kasi sa videography. May wedding, meron na sa food, meron na sa corporate, meron na sa fashion, real estate, iba-iba ho yung rate niyan. But I think sa wedding, malalaki na yung mga 4.5 kasi shoot only lang yung mga ganun. Unless nasa yung edit, syempre doon ka mapapatungan na ng TF, na yun, do-double TF mo kung nasa rin ng edit. Yun nga, second level tier, ito specifically sa yung journey ko nang galing ako from weddings to debuts and then sa food, medyo nagtagal ako sa food. Ang naging TF ko noon is 5K, 5 to 10K per day. Depende sa shoot, depende kung sa akin ang edit, depende kung may kasamang photography yun. Noong panahong 2021, ata 22, di ba ng mga panahong uso pa yung food photography, yun, sinasama ko yun sa package ko na it's either 8 to 10K yung nagiging minimum ko. Lalo na nung nagdagdag ako ng ilaw. Dun mo kasi maja-justify din na pag may ilaw ka, may camera ka, may gimbal ka, yung ilaw na at least Godox SL60 enough to light a scene just like this, dun ka na medyo mag-rise up ng price. 8 to 10K. Reason why I'm spilling out this topic is para hindi na lahat ng tao magtanong sa akin, ano bang price mo? Magkano po ba? Ano pong base yan? Iba-iba kasi. Iba-iba talaga. Hindi nyo pwedeng ibase yung rate nyo sa rate ko. Kung magkaiba tayo ng gamit, magkaiba tayo ng skill, magkaiba tayo ng experience. Maraming mas magagaling, maraming magagaling na videographer. So, yung iba nga dyan, yung TF, umabot ng million. Yung iba, umabot ng hundreds. Ako from this point in my career, having to switch to full frame, nag-upgrade ng onting ilaw, the highest thing that I got paid was 6 digits. Yun. And yeah, it's true na this craft is good. Maraming pera na dumadating. But it depends on how hard you work. It depends on how hard you market yourself and how hard or how good are you at making connections. So, yun. Yun yung second level. So, from first tier 1 ng pagiging shooter, 1.5 to 4.5 na TF. Tier 2, 5K to 10K na TF. And then pag tier 3, yun na yung pang malalakasan na medyo matindihan na hindi na nagbibiro na TF na pinakamababa na ang 10K pinakamababa na yung per day. Minsan, merong mga times na you get paid 40K a day. Depende sa outputs na yun. Minsan kasi hindi na per day ang bar yan, per output na. Depende sa kung paano mo siya gagawin. So, yun ang pwede nyo yung gawing basehan as a shooter. Mag-start ka from 1.5 to 4.5
And then from 5K to 10K, kung meron ka ng 4K sa camera mo. And then, I think marami rin kasi magdi-disagree pag sinabi ko na 5K to 10K, masyadong malaki TF niyan. Masyadong mali. Well, marami kasing factors that play out bakit ang TF is lumalaki bukod sa gear. Experience, skill, pamasahe. Another thing to scope out is yung licensing ng software. Kung meron ka bang binabayarang software every month, katulad ng Premiere, kung naka-subscribe ka sa Premiere Pro, to which I highly recommend na gawin nyo para madagdagan yung TF nyo. Also music, kung nagbabayad ka ng Epidemic Sound monthly, kung gumagamit ka ba ng mga templates na like Envato Elements, another important factor in your work. All those things add up sa TF mo, kung bakit din lumalaki ang TF, unless... Also, bonus din yung sa editing. Isa sa mga nagpapalaki ng TF is yung editing. Kung kaya mo rin mag-graphics, kung kaya mo mag-after effects, or syempre kung colorist ka, kung magaling ka mag-color, another factor din yun. Specifically, ang scope lang natin today is as a shooter. And yes, as a shooter, I think yung pinakamalaki ko ng kinita, shooter-wise lang, is 15K per day. Nag-shoot lang ako noon, wala akong ginawa. Nag-ilaw din ako. Pero akin din yung gamit and everything. Pero, that's a per day na. Per day na yun. Sometimes, it happens like, pagkasama yung shoot, minsan, around 20, pumapalo ng 20 per day. Per day yan na. Per day in 5 days, or per day in 3 days, or 2 days, depende. Minsan din, highest I got paid in a day was, I think, 60. Kaya yun, marami talaga, iba-iba talaga rin kasi. Hindi mo rin masasabi kung kailan ka mababayaran ng malaki. Yun yung lay, yun yung masasabi kong parang disadvantage ng craft na to. Malaki ang pera, pero minsan matagal magbayad ng clients, which yun yung nakakasira ng mentality mo. So, kailangan lakasan nyo yung loob nyo as a video shooter. And, ayun. Lakasan nyo talaga yung loob nyo. Yun yung pinaka-kailangan nyong gawin. Yun. At saka, ano eh. Yun nga, yung software. Oo, magsisimula ka sa crack. Pero kasi, ideally talaga. Kaya lumalaki din TF. Isin nga, magbabayad ka na. May sa, ano kasi, yung videography kasi hindi lang siya basta kuha. Basta, hindi lang siya basta pitik. Pitik-pitik lang. Sa, ang videography kasi business din siya. What I learned from my friends, that's why I choose my friends wisely. I go with the people who have ideals, who have, alam mo, yung mga matatalinong taong sinasama ko. Pinipili ko yung mga kaibigan ko. Kaya, pinipili ko rin yung mga taong, alam mo yun, tinutulungan ko as much as I can. There's really a lot of pathways in this industry because minsan mapapasama ka sa mga taong mali, minsan mapapasama ka sa taong tama, sa grupo. Kasi someday, you're not just a videographer. You're gonna be a business owner. You're gonna be a CEO. You're gonna be a director. You're going to be all of that. Ganun siya talaga. And from my experience, ang dami ko nang nasamahang production. Marami na ako nakasamang tao, naka-work na tao. Yung iba nga nagdi-deem pa rin na tao na alam mo yun, some people affiliate me with specific groups. Sinasabi nila na taga-timpayaman ako or whatsoever. Pero hindi. I don't affiliate myself with anyone. Unless I have a specific certain group of friends that I go with, like yung Vlog Squad, or I have a good partnership with a really good production house like sila Lunar Core. Yun. Ganun. Someday, right now, I'm at that point where, ano na ako, business owner. I'm a production house myself. My name is a production myself. Masasabi ko lang, the greatest thing that I've learned from this craft is you have to be kind to everybody. You have to be nice to everybody. And real work, ano kasi, oo, sa umpisa sasabihin mo passion, pero kapag dumating na yung pera, it's not really going to be about passion. It's all about the client is always right. Well, hindi siya customer's always right concept eh. Parang, the client always comes first. Kung anong gusto ni client, yun yung gawin mo. You can't really have any creative input with what you know or gano'ng kaka-passionate sa ginagawa mo. Ako, filmmaker ako kasi gusto ko itong gantong look. No. Ang client kasi panibigay ng gusto.
tapos yung creativity mo. Tapos yung creative juice mo. Tapos lahat yan. So, kumbaga, ah, gusto ko ganito. Kahit gaano ka baduy, yung gusto ng isang kliyente, wala kang magagawa. You have to please them. You have to make them happy. You have to give them what they want. Kaya on the side, as a shooter, dapat meron ka rin mga side projects na nag-fuel ng passion mo. Minsan kasi, hindi minsan, madalas tong craft na to, pag dumating ka na sa 50-100 videos, nakaka-burnout na siya. Hindi na siya joke. Kumbaga parang, ah, shoot na, mag-shoot na naman ako. May times na wala ka ng pahinga, may times na wala ka ng tulog, may times na kailangan mo talaga ng kape to fuel yourself, or you really just have to exercise. That's one thing. You have to work out, monitor your health. Kasi importante yun. Yun, napakaraming factors na pwedeng pag-usapan. Kaya kung may questions kayo, gawin natin siyang topic, pag-usapan natin diretso, comment down below. Testing lang to. Peace out.